Nagreunion muna ang pamilya Galieno sa kanilang kaanak na nakadetain sa PNP Puerto na si Leobert Dasmariñas bago sinampahan ng kaso ang huli sa salang rape with homicide kasama ang isa pa na si Jovert Valdez Tamon. Nasampahan na ng kasong rape with homicide sa City Prosecutor's Office sina Leobert Dasmariñas at Jovert Valdez Tamon kahapon August 31, 2022. Ito ang kinumpirma ng Puerto Princesa City Police Office. Ayon pa kay Captain Victoria Carmen C. Equin, ang tumayong complainant ay ina ni Jovelyn na si Jeline Galieno. Lumalabas naman na regular filing ang kaso kaya hihintayin pa ang ilalabas na warrant of arrest ng dalawa. Samantala, muling nagtagpo ang pamilya Galieno at ang suspect na si Leobert Dasmariñas sa Police Station 2. Binigyan ng pagkakataon ng pulisya ang mga mahal sa buhay ni Jovelyn Galieno na makausap ang suspect na si Leobert Dasmariñas noong Martes, August 30. Ito ay matapos na makita ng pamilya ang resulta sa kalansay na isinailalim sa DNA examination. Hindi naman ibinahagi ng pamilya ang napag-usapan nila at ni Leobert. Sa pagsampa ng kaso laban sa kamag-anak na suspek, ay nangangahulugan na tanggap na ng pamilya Galieno na ang kalansay ay ang nawawala nilang kaanak na si Jovelyn Galieno. Ito ay pagtatapos na rin ng kwento sa paghahanap sa dalaga dahil tinanggap na ng pamilya at ito ay nangangahulugan din na wala nang duda ang pamilya kahit pa sinabihan ni Leobert si Jonalyn na hindi iyon si Jovelyn. Sinabi nga ng netizens, close chapter na PNP Puerto Princesa version, coming soon ang NBI version. Hindi na rin nahintay pa ng pamilya ang resulta ng DNA testing na sinagawa ng NBI Manila na ipinost pa ito ng pamilya Galieno. Ang pangyayaring ito ay marahil in-advise din sa kanila kagaya ng hindi natuloy na pagsasampa ng kaso noong isang araw dahil sa sinabi ni Consi na biglang binawi ang pagsampa pagkatapos ng pag-uusap sa telepono. Nakatakda namang may i-ere ngayon ang resulta ng DNA analysis ng NBI Manila. Ayon sa mga netizens, ito lang yata si Leobert Dasmariñas ang kriminal na halos magmakaawa na paniwalaan at ipagsigawan ang krimeng ginawa. Mga ibang napapabalita na to-torture pa inaabot ng ilang taon na paglilitis sa kaso bago hatulan o umamin sa pagkakasala. Si Leobert, walang kahirap-hirap ang korte sa kanya kung tutuusin. Di na kailangan ng magaling na abogado para siya ay depensahan. Dahil inamin na agad kahit hindi pa nililitis. Ang nakakaawa lang ay itong si Jovert Valdez Tamon na nagsabing walang alam sa pangyayari at napatunayan din ito sa pakipagpanayam sa kasamahan sa trabaho na siya ay nandoon sa barracks kasama siya, hindi siya umalis noong August 5. Angkan ng Galieno, nawalan ng anak at nakatakdang mabilanggo ang dalawa pa dahil sa panggagahasa at pagpatay sa sariling kadugo. Ang kwento ay umikot lang sa Galieno clan. Nadamay ang Robinson's Place, Palawan, nag-suffer ang sales ng mga tenants, ang driver ng multicab, taong bayan na sumubaybay, mga bahay-bahay at establishmento na inabala dahil sa mga CCTV footages nila.